Alam ko na isa din sa dream mo is maging superhero. Apo. Sinong superhero yung gusto mo? Kasi nung bata po talaga ako, ang pinaka-pinapanood ko, Captain Barbell. Captain Barbell. Ako dito sa GMA. At sobrang naaliw ako dun. Pero, ang pinaka-gusto ko talaga, yung Spider-Man. Siya yung ginagaya. May resemblance ng konti. Bakit Spider-Man? Ewan ko po, simula nung, as in, simula pa lang nung film na Spider-Man, yung pinakauna, yung trilogy, naging fan na ako talaga. And, yung character niya, as Peter Parker and Spider-Man, makikita mo yung difference, yung struggle niya as Peter. And, madamay dun yung pagiging Spidey niya. So, parang ako lang din, in real life. Parang sa pag-artista, ganyan. Yun nga, pag-artista maraming nakakakilala, tapos gano'n. Tapos, yung as ako sa bahay lang, sa Kim De Leon, yung Kim De Leon na, yung parang normal lang talaga. And yun nga, parang gusto kong ganyanin. Parang, basta nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Pero ikaw, natural, Pinoy. Yes. Kung magke-create ka ng isang superhero na Pinoy, anong superhero yung gusto mo na ikaw mismo ang bibida? Grabe, anong superhero ba yan? Spider Kid? Joke. ano ba? Superhero, siguro yung modern superhero ngayon, as one of the youth, yung superhero na simple lang yung powers, yung makatulong sa family niya, yung makatulong sa society, as bilang kabataan, and ayun, feeling ko makakatulong, magagawa ko yun kapag naging totoo lang ako sa sarili ko, and pag kung ano yung gusto ko, gagawin ko. Basta makakatulong ako sa kapwa, sa family ko, of course, syempre. And, ayun. Yung simpleng powers lang. Yung power na nakakapagpasaya ka ng tao. Kim, ikaw ba, nagkaroon ka ba ng chance na makabasa, na nababash ka? Apo, masipag ako magbasa. Paano mo in-handle yung mga bashers? Comments. Actually, pag nagbabasa ba ako ng comments, ang hinahanap... Nasasaktan ka ba? Or okay lang? Hindi naman. okay lang, okay. Hindi ko naman po iniintindi masyado yung mga bashers, yung mga... So, ginagawa mo positibo yung sinasabi nila? Actually, ang hinahanap ko nga pag nagbabasa ako yung mga papuri. Pero siyempre, hindi may iwasan. Hindi mawawala na hindi ka gugustuhin. Palagi may masasabi yung mga tao, siyempre. Oo. Pero, I'll take it positively lang palagi. So, bakit napakahuhay sa umarte ni Kim? Ang daming nagsasabi, oo, na magaling ka. So, anong hugot ni Kim? Ano bang hugot ko? Basta maano mo yung ginagawa mo eh. Mas magagawa mo ng maayos. Siguro, kung siyempre, kung sinasabi nila po na magaling ako, pero thank you so much doon, nakaka-flatter. Hindi ko nakikita yun sa sarili ko. Ako. Pero, yun, kung ano man nakikita nila sa akin, sobrang thankful ako doon. And kahit yun nga nakikita nila, palaging may room sa improvement. There's always room for improvement. Kaya gagawin ko pa, mas gagalingan ko pa. Mag-workshop pa ako, mag-training, para mas magalingan ko pa sa future projects or nadarating sa nadarating na. Salamat, Kim, and congratulations. Thank you po.